Hello, what is up mga kamata? Welcome back sa pinibago nating video. And in today's vlog, pag-uusapan natin tong Lele Gold Shuts Down. Okay, so, ayan, following dun sa SEC advisory mga kamata, di ba sinabi nila na it's a Ponzi scheme, scams. Ayun na, ang dami pang streamer na nag-report, ng hype. At in-stream pa nga nila mga kamata, ang lakas daw nilang kumita, ganito, ganyan. Kesyo, kikita ka sa pag-i-invite and kesyo hindi siya scam and kasi sinusuportan daw siya ng casino. And yun, di ba sinabi ko sa video mga kamata, dun sa nakaraang video ko, na ang dami nag-report kaya na-delete ni YouTube kasi ang dami nag-report. Kasi mga haters ko na nagsasabi na it's a legit daw, it's a legit game. So ngayon, nasan na kayo, di ba? Nasan yung investment nyo? So sinabi na nang dito ng SEC na it's a Ponzi scheme and it's a scam mga kamata. No? Sabi dito, Lele Gold Farm, a mobile application promised earnings through playing games, has shut down following the advisory of Security and Exchange Commission. So, nag-warning na sila sa public noon. So, after the shutdown of Lele Gold Farm, yung mga influencer responsible has come to the forefront. So, yun na yung iniimbestigan. So, habang iniimbestigan yan mga kamata, no, yung Lele Gold reportedly posted a statement on January 17, 2023, stating that Lele Gold together with 888 Casino has now officially shut down due to the current issue with PNP and SEC. So ito mga kamata, no? So ginawa pa nilang excuse yung sinabi ng SEC at saka ng pag-iimbestiga ng PNP. Diba? Kung wala naman talaga silang ginagawang masama, bakit sila mag-shutdown? So ano yung masamang ginagawa nila, diba? So, ayan, ginawa pa nilang excuse yung nilabas ng SEC na it's a Ponzi scheme, o di ba? O bakit nung sinabi nung SEC din na Ponzi scheme o nang ni Attorney Libayan na Ponzi scheme yung Axie, bakit hindi sila nag-shutdown? Eh meron din namang advisory yung SEC na mag-ingat dito sa Axie before, di ba? So bakit hindi sila nag-shutdown, di ba? Kasi legit yung Axie Infinity. Ngayon i-compare mo siya dito sa Lele Gold Farm. Kung legit siya, bakit siya mag-shutdown kung malaki yung kinikita niya at kung sustainable talaga siya, di ba? So ayun, isa pa sa mga problema dito mga kamatay yung mga streamer na kilala na grabe yung pang-hype nila at saka yung pang-aakit nila dun sa mga malilit na businessman investors, di ba? So ngayon, nalugi na yung mga nahuli. So sila lang yung kumita dun mga kamata. Tapos, yung mga kawawang malilit na investors ang napag-iwanan at sila ngayon yung hindi makabawi ng puhunan. Meron pa yung mga nag-invest ng mga 50,000, 100,000. So, ang laki ng mga kamata, no? Sinabi na nila dito na stop investing. So, ngayon, huminto tong Lele Gold Farm, mga kamata, kasi doon sa nilabas nga ng SEC advisory, di ba? So, wala nang halos papasok na Pinoy na, dahil nagkaroon na ng FUD, di ba? So, shutdown na nila kasi ano pang ipambabayad nila doon sa mga referral link na pumapasok, di ba? Tapos yung mga nag-i-invest na panibago. So, ano pang ipambabayad nila doon kung wala nang papasok ng mga tao? Right, so ayan, yan lang yung update natin mga kamata. So ngayon, yung mga basher ko dun sa last video ko, masaya sila dahil na-delete ni YouTube yung video. Pero ayan, nasan kayo ngayon mga kamata? Okay lang sa akin na na-delete, at least yung mga nakapanood nun mga kamata, naging aware sila na na it's a scam talaga. So hindi na nila pinasok. So ngayon, punta naman tayo kay Bitcoin, sa update kay Bitcoin. At ayun nga mga kamata, no? So yung ano ko dito, yung bias ko dito, it's a bearish movement pa rin mga kamata. I-remove ko lang yung mga drawing para makita nyo. At kung mapapansin nyo sa 4-hour time frame mga kamata, napapakita ko sa inyo na the price is increasing. Okay, so the price is increasing. Kapag ganyan mga kamata, sabi nila bullish. Pero pag check mo tong volume, okay, from here, okay, so pababa siya. So mag-ingat kayo dyan. Sa 4-hour time frame yan mga kamata. At the same time mga kamata, no, yung pababa din ang ating RSI dito. So, tignan nyo na lang. Diba? So, pataas siya. Samantalang dito naman sa RSI natin ay pababa mga kamata. So, mag-ingat kayo dyan. Tapos yung volume natin, it's a fake volume kasi hindi naman siya fake. Legit volume yan. Kaya lang pababa siya. So, pabagsak. Samantalang sa price action is pataas. So, pag mga ganyang scenario mga kamata, saan nyo na it's a bearish movement mga kamata. So mag-ingat, mag-ingat kayo at kung mga naka-long position kayo, tanggalin nyo muna. But it's not trading advice or investment advice na mga kamata. So nasa sa inyo yan. Pwede pa rin kayong pumasok or pwede pa rin kayong mag-trade. Pero nasa inyo yan mga kamata. Pero sa akin, for me, disclaimer lang, do your own research. This is not always a financial advice mga kamata. Lagi kong sinasabi, nakapin yan sa Twitter ko na lahat ng sasabihin ko
It's not a trading advice and a financial advice. Okay, so yan, ingat-ingat kayo mga kamata. And next na ano na natin dyan, target ng SEC is yung B-Farm mga kamata. So mag-ingat din kayo sa B-Farm. Alright, so thank you so much for watching and tuning in. And yeah, by the way, bago ako mag-close, pakita ko lang sa inyo yung scenario ni SLP. And ayan si SLP mga kamata. Sa 4-hour time frame din. At ayan na nga, pababa na rin siya. Yung volume natin is pababa na din. Ayan, napapakita ko sa inyo. Pababa na yung price action. Okay, pababa yung price action, pababa din yung volume, okay, at yung RSI natin overbought to pababang movement na din. So, ang pinakang ano lang yan mga kamata is pabagsak na rin yung price ni SLP. Pero, syempre, dahil pwede naman ma-manipulate yan, pwede pa rin yan mag-pump anytime. So, nasa sa inyo na yung decision mga kamata, pinapakita ko lang sa inyo yung mga possible scenarios. Once again, this kamata, peace.